kabarin aja nanti gue ngerekam. Isang maliit na komunidad sa Halahala, Rizal, may kani-kanyang ritual ang mga residente tuwing umaga. Ito naman ang ritual ni Mang Berhel. Kakaiba marahil sa nakararaming Pilipino. Pero ang totoo, isa lamang si Mang Berhel sa milyong-milyong Pilipino na hanggang ngayon, walang palikuran. Dalawamput-anim na taon nang nakatira si Lola Gloria sa sityong ito. Liban sa pagdami ng mga residente at paglaki ng kanyang pamilya, wala naman daw masyadong pinagbago ang kanilang lugar. Isa sa batayan niya sa pagsasabi nito, makalipas ang mahigit dalawang dekada, wala pa rin daw silang maayos na palikuran. Nasubukan niyo po bang mag-ipon para magkaroon po ng siyas? Ay, hindi ko na, eh, mahirap naman tayo magsinungaling sa totoo lang. Ay, hindi man makaipon, eh. Hindi makaipon. Mm-hmm. Siyempre, pagka mauubusan ka, siyempre, magagalaw mo yun. Mm-hmm. May bibili mo ng kawalan mo. Kontento na si Lola Gloria sa maliit na espasyong ito na siya mismo ang gumawa. Dito. Dito lang ko. Ligo lang. Apo, lang. Ligo. Mm-hmm. Ang arinola nyo... Ay, yun po yung arinola niyo. So, pag iihi, dudumi, dito. Paano kinatapon dito rin yung maggubat na yan? Oo, oh, siyempre, marami namang gubat. Pag ako tatamad, sindihan ko, tula akong pagkuhan. Hindi, sisindihan ko na lang dyan. Pag ambasit ako yung nagsilab dyan, nalagay ko dyan. Pero ang mga apo ni Lola Gloria, sa kakahuyan ang punta. Napansin kong kabisadong-kabisado na ng batang ito ang gubat. Kahit siguro nakapikit, matatagpuan niya kung saan siya uupo. Lakot po kayo sumusunod. Okay, saka ba buta? Ang gagawin mo? Ha? Ramdam. Ramdam. Ha? Ha? Okay ba? Okay ba? Nakaraos ka ba? Nakasanayan na nga ng mga taga rito na gawin sa labas ng bahay ang mga bagay na sa banyo kadalasang ginagawa ng iba. Ayon sa Environmental Health Reporting ng Department of Health noong 2006, sa 16 na milyong household sa Pilipinas, 12 milyon lang ang may maayos na palikuran. Ang 4 na milyong natitira, kanya-kanyang diskarte. Pag-uuling o kaya'y pangingisda ang ikinabubuhay ng mga residente rito. Pag-aari man nila ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay, kapos pa rin daw ang kita. Si Ophel pinalad makapagtrabaho bilang cook sa Maynila. Nakaluluwag man siya kumpara sa ibang residente, isang pangarap pa rin hanggang ngayon ang pagkakaroon ng sariling banyo. Eh kasi maraming problems lahat sa'yo. Mm-mm. Dati ay gastos. Mm-mm. Yung father ko namatay, yung stepfather ko, tapos yung kapatid ko. Naoperahan ng kapatid mo, no? Mm. Oo. Kumbaga ikaw ang breadwinner. I see. Meron ka ba sanang pinag-iipunan? Pinag-iipunan ko nga sana yung pang CR, mga ipon para pag tuminto ka ng pagtatrabaho. Pero matagal-tagal pa ang bubunuin niya para maitayo ang 20,000 piso na toilet. Sa ngayon, hanggang plano na lang muna siya.
Kasi, ito yung CR mo, parang malaki, no? Kasi dalawang CR dalawang, ang balak mo. Dalawa. Kasi dito, hanggang dito yung sa akin. Hanggang dyan. Sa kanila, hanggang dito lang. Dito. Tapos, ano yung sinasabi mong ilalagay mo? Poso Negro. Ah, dyan yung Poso Negro? Oo, dyan. Katatapos lang dumumi ni Mang Vergel sa bukid nang makausap ko. Ano, kamusta po? Ayos po lang. Ayos po? Nakaraos na. Nakaraos na? Nang pagdumi. Minsan na raw silang lumapit sa mga opisyal ng barangay para humiling ng isang public toilet. Tapos, ano po yung proposal nyo na lugar na ipapatayo, kung saan patatayo yung toilet? Dito nga, sa lugar na ito. Dano. Dito yung pababa? Oo, ito. Pero wala raw pondo ang barangay. Bagamat sanay nang mag-CR ang mga taga rito sa labas ng kanilang bahay, sumasama pa rin daw ang loob nila sa mga biro ng iba. Ito daw lugar na yun, Puluntae. Ano? Puluntae kung tawagin. Pagkagat ng dilim, kabilang na rin ako sa mga nagpo-prosesyon sa poso. At nang lumalim na ang gabi, dumating na ang oras na iniiwasan ko. Ganun pala feeling ng ano, umihi sa gubat. Umihi sa dilim at saka maraming ano, maraming damo. Medyo makati lang yung damo, pero ayos na. Para sa maraming taga rito, ang gabi ay itim na kurtinang tumatakip sa kanilang kahihiyan. At ang kadiliman ang nagbibigay sa kanila ng pagkakataong mapag-isa at maitago ang pagsagot nila sa tawag ng kalikasan. Hindi lang sa mga liblib na buok nararanasan ang kawalan ng banyo. Mismong sa sentro ng Cabeasnan, pinoproblema ito ng maraming Pilipino. Batay sa 2006 Environmental Health Report ng DOH, sa Caloocan City pa lang, halos 20,000 lang o wala pa sa 10% ang may banyo sa mahigit 281,000 households. Sa isang bahagi ng syudad, ang Diem Compound sa District 2, natagpuan namin ang malakondominium na tirahan ng 14 na pamilya. Kabilang sa mga residente ang mag-asawang Benji at Perlinda at ang kanilang kaibigang mangihilot na si Christina. Dati raw itong opisina ng isang bus company. Nang malugi ito at magsara noong dekada 80, pinaghati-hatian ito ng mga nooy empleyado at ng kanilang mga pamilya. Ang kaisa-isang banyo nila sa second floor nasira na 3 taon na ang nakalilipas. Paano buhay niyo pag wala si R? Gano'n, sa Renola. Kasi nagbabalod, gano'n. Yung mga yan, yung maliit na yan. Sa kanal. Christian, sa kanal? So ito maliit na to, sa kanal siya. Ito lang yung sa maliit, sa kanal ito. Ikaw ate, paano ginagawa mo? Ano, sa Renola ako. Kasi hindi ako marunong sa plastic. Nakasanayan ko rin dati na. Para
para hindi magutom ang buong pamilya, dumidiskarte na lang daw ang mag-asawa. Kung tutuusin, pamamalimos itong maituturing. Paano pa nga ba sila makapagpapatayo ng banyo kung pagkain pa lang, pahirapan ng bilhin? Ding ito, may isang bagay na hindi pwedeng mawala. Sa kwarto nga ni Christina, ito na ang isa sa pinakamahalagang kagamitan. Nasaan yung arenala mo? Maya-maya, sinabihan ako ni Christina na tinatawagan na siya ng kalikasan. Ina, ito, itatapong ko naman ngayon to doon sa kabilang bahay. O doon lang may CR eh. Lahat po pwede mag-CR? Hindi. Pili lang. Sino lang ang pwede? Katulad ko, dati ako dito, ako, yan. Kahit sa kabila ako nakatira, sabi niya, doon ka nalang mag-CR sa bahay, pag mag-CR ka. Ngayon, kung wala naman siya, hindi naman niya ako pwede pag-CRin dito, lumalabas ako. Ngayon, ihilang dyan na lang sa kanal, natapo ko. Dahil sa kawalan ng banyo, karaniwan na ang mga eksenang ganito. Maagang nasanay ang batang ito sa pagdumi sa tabo. Natuto na rin silang maligo sa batya nang wala halos nasasayang na tubig. Tila nga sumuko na ang mga taga rito sa pag-aasam na darating ang panahong maghihiwalay din sila ng kanilang mga arinola. Nasubukan niyo na ba na mag-usap-usap para makapagpatayo na isang CR? Wala rin eh. Pre-press din kami kasi ano eh. Kipit eh. Kulang talaga. Pre-press din kaming... Ayan, nagawa yan. Nagkaroon ng CR dyan nung tinulungan lang kami ng dalawang kagawad. Kaya nagawa ng CR dito. Eh, bumagsak na. Hindi naman namin, hindi ko pa naman na itatry na lumapit uli ron. Parang nakahiyaan ko nang sabihin sa kanila na sira na naman yung CR na pinagawa. Pinuntahan ko ang Caloocan City Hall para ipaalam ang kalagayan ng mga taga DM Compound. Ayon sa Caloocan City Administrator, responsibilidad nila na siguruhing ligtas sa sakit ang kanilang mga nasasakupan. Ang problema, hindi raw nila mabibigyan ng public toilet ang mga taga DM Compound. DM Compound, it's an area na malapit dito sa tatayuan ng North Rail Project, sa national government priority project. Ultimately, The area now is on the process na ilipat na sa Bagumbong to give way through the North Rail Project. Walang kamalay-malay ang mga residente ng compound na itinatayo na pala ng City Hall ang pabahay na lilipatan nila. Kaya tuloy lang ang buhay. Pagagat ng dilim, tuloy ang nakagawian na. Malapit na raw kasing dumating ang truck ng basura. Kaya ang mga anak ni na Benji at Perlinda, pumwesto na. Ano yan? Ha? Ano yung hawak mo? Ano yung hawak mo? Tae. Tae? Saan mo gago? Saan mo lago? Tapon sa basura. Ah. Bye.
at gaya rin ng dati sa pagdating ng truck. Kanya-kanyang bitbit ang mga residente ng kanilang mga plastic bag at itinapon ang mga naipon nilang dumi. Sa lungsod ng Maynila, tumambay ka lang sandali sa gilid ng ilog Pasig, may makikita kang hindi mo gustong pagmasdan. Sa ilalim ng local government code, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na pangalagaan ang kalusugan ng mga nasasakupan nito. Samot-saring sakit ang makukuha sa maruming kapaligiran ayon sa Department of Health. Kadalasan, sa kontaminadong tubig kumakalat ang sakit na tipus, kolera, pagtatae at amibiasis. May mga lugar naman daw na pinatayuan ng public toilet ng gobyerno. Isa rito ang squatter community sa Delpan sa Tondo. Ito po yun. Ang dati na ang siya. Sana pinabuksan. Yep. 2002, nung sinulatan namin si President Gloria Macapagal-Arroyo, pinaulakan naman ho niya yung aming kahilingan, bumaba siya dito sa aming lugar. At pinarinig namin sa kanya yung aming hinaing na kakulangan nga namin dito sa public toilet. Kaso, imbis na mapakinabangan, bodega na lang ito ngayon. After 2 years, mabilis na napuno itong CR. Hindi naman namin na-maintain dahil sa kakulangan namin ng tubig. Yung kuryente, nagkaroon kami ng problema. In fact, ito dati pinababayaran namin. Anong nangyari, hindi sumapat yung pondo para sa pag-maintain namin ng ano. Year 2004, nang may isara itong CR na to, wala na kami magamit ng CR. Gumawa na lang daw ng paraan ng mga taga rito para magkaroon sila ng banyo. Ano pa nga ba ang pinakamadaling solusyon, kundi idiretso ang kanilang dumi sa ilog Pasig. Ito po yung alternative CR na ginawa ng mga tao dito para at least kapano, matugunan yung pangangailangan nila sa CR at hindi naman nagkakalat dito sa kalsada. Ito po, may bahay na dito na kalsada. Ito po yung CR na sinasabi nila. Ito po, makikita niyo yan, tubig, ilog Pasig na yan. At ito po, yan, diretso lang po yan sa ilog Pasig. Naliligo doon na lang sa kalsada. Kung mapapansin niyo yung mga kalsada dyan, basa siya, di ba? So doon na lang ang tao naliligo, nagigip sila ng tubig. Tapos, yun na, naglalaba ito na. Dito yung pangangasilyas ng taga. Kaya naman ang grupong Center for Advanced Philippines, naniniwalang hindi sana umabot sa ganito kung naglaan ng pondo ang local government para sa public toilet. Isinusulong ngayon ng grupo ang paggamit ng EcoSan toilet na nagkakahalaga ng 14,000 piso pataas. There are happy stories about EcoSan, especially yung mga kababaihan sa communities. They were so happy to have a toilet to call their own. So dati, pipila pa sila sa communal toilet. Now, they have their own private toilet. So yung privacy, convenience, comfort. So this type of toilet can also provide. Or yung household. Hindi kailangan ng Pozo Negro. Nakahiwalay ang ihi at dumi na iniipon sa magkahiwalay na lalagyan. Ginagawa itong pataba. Because medyo mainit yung climate, yung urine, i-store mo for about 30 days. And it's already very good for as fertilizer. Ang gobyerno naman, pangmatagalan daw ang alok na solusyon. Disenteng pabahay.
Ang Caloocan City Government halimbawa, nagpapatayo na raw ng pabahay na may maayos na banyo. Relocation ng mga pamilyang tatamaan ng North Rail Project ay dito rin mailipat sa Caloocan. Sa bawat mamamayan ng Caloocan na maililipat doon, isiniguro ni Mayor Ricom Chiveri na merong sa bawat tahanan may isang palikuran ang bawat pamilya. Sana may pag ano nga namin, puntahan namin doon, yung titira namin kung sakali, may kubeta, may tubig, tsaka yung meron kaming kahit konting mapapasukan na pagkakitaan namin. Tal, matagal na namin pinakinabangan itong lugar na to. Di ko pinaman namin doon sa ano, may-ari, kung sino talaga may-ari na gusto pakinabangan itong lugar na to. Samantalang ang mga Karatig probinsya tulad ng halahala sa Rizal, tiis-tiis muna habang walang perang pampagawa ng banyo. Nakamamanghang isipin na sa kabila ng modernong panahon, marami pa rin tayong mga kababayang nagagawang magtiis sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon. Kailan kaya sila makakaupo sa pinakahihintay nilang mga trono? Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.